Mr. Chair. No, no. Thank you. Sorry, sorry. Ma'am. There is none. Excuse me. Excuse me. Point. Order. Paulit. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion. Paulit kanina pa na 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Ako lamang po iparating sa ating mga kababayan na matuwa po kayo kapag ang mga senador ay nagkakaroon ng ganitong talakayan, ganitong pag-uusap, dahil ibig sabihin, wala pong nangyayaring conspiracy, wala pong nangyayaring kami ay alam niyo na, nagpaplano-plano ng para sa mga sarili lang namang namin. Kapag ka ganito po ang Senado, matuwa po tayo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Chairman. Sa napakaganda mong sinabi, pwede ba mag-request, Senator Robby? Tutal, kumari mo naman asawa ko. Kabilin-bilinan niya pag alis ko ng bahay, huwag ka makikipag-away. Pero maganda explanation mo. Pwede bang tawagan mo at ikaw na magpaliwanag bakit nakipagsagutan ako ngayon? Which is my explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. Pero tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo. Tapos, kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So, ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo eh, pati yung credibility ng aming review eh. Diba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. At paano nga matatapos? 15 buwan yung pastry sa mesa mo, wala kang ginawa. Ikaw na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na 15 buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. May ginagawa tayo, Mr. Chairman. Eh, ano nga ginawa mo? 15 buwan eh. De, unang-una, Mr. Chairman, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinabit na nga sa iyo ng DPWH yung amount. Tinahanap ko yung sulat. Can you help me, Rob? 5 buwan na sa mesa mo, hindi mo pala ni-review. Wait, Mr. Chairman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na yun. Kanina ka pa galit na galit eh. Patapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa iyo sa 23B. Eh di ibigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Eh, yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Eh kasi diba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Diba? Hindi, pagka ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo dun sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero so, Mr. Chairman, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator tsaka TV as cost of the building. Eh di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Saka hindi mo sinayon. Oh. Sa competition ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama hindi po naman, ba? Hindi naman bahagi refrigerator po, at TV to, ma'am. For example, ma'am, cybersecurity, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media. Kung saan-saan mo nang binalang issue. Wala akong inimbento. Pento ka, naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati Taguig. Eh, hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa eh. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Eh, ano naman kilalaman? Ano naman kilalaman ng Taguig? Ano naman magbibigay ng question sa media? Ito, napakagaling. Mr. Chairman. Baka gawain mo yung nabibigay. So, ma'am, 10 interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Siguro, diba? Kagabi. Hindi sila, radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, pwede bang stick to the issue tayo? Mr. Chairman. Hindi, ma'am, walang nag-bring up dito ng ibang issue. Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag. O sige, pagpaliwanag natin. O, mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Hindi po ako nagugulo, Mr. Chairman. Sa pagkasa ko pala, magugulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Eh, ano kilalaman ko doon is sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Eh, paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos sasabihin mo, may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero sinabi ko ba na Adam Peter Cayetano ang sumasaksak sa akin? Parang... Di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakaya na. Hindi po tayo Marites, Mr. Chairman. 23 billion, so anong gusto mong linawin dyan? Ipasok natin sa record, anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila? Ito nga ma'am, pinapakita ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa mic kanila, 21. Is that 23 billion? It's 21.730. But is that 23 billion? If you add the land.
But it's not 23 billion. Well, sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala akong interview. Ulit yung sinasabi na 23 billion. Ma'am, wala po akong interview. Tanungin mo po media, galit na sa akin yung mga yan. Tingin mo si Sally, hindi ako nakapagbati ng birthday. Hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair. Wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Nolly De Castro, tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? Oh. So ano yung transcript na sinasabi mo? So di kung babalikan natin yun, Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo na binigay ko kay Sinong nag-announce sa media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. De, ang tanong mo. Ko, sinong nag-announce sa media ng 23 billion? Sinong nag-announce, Mr. Chairman? Ang sinasabi it's not you. So sino nag-announce? Si Senator Escudero. Nag-announce ng amount ng 23 billion. Sabi mo kasi, pa-interview kami, pa-interview kayo ng kayo. Si Senator, Mr. Chairman, na merong nag-announce ng amount na 23 billion. And inaamin mo ba, ma'am, na dati mong staff, ang SCT at sila nag-submit ng 23B. Sila po nag-submit ng SCT. Di ba kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person yes, ngayon? Yes, at wala naman nagsabi na ginugulo mo nga, ma'am. So, tinatanong ko, ma'am, sa records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman yung Mr. Chairman na tinatanong. Sinagot na kita, ma'am. Lumalabas 21.73. Yeah, so that is not 23 billion, Mr. Chairman. Oh. Do your math. 21 is not 23. Hindi, ma'am. Ulitin natin yung video. Parang 21 at 23? Okay. So, for the record. No, for the record, it's 23 billion with the land. No, for the record, it's 21, ma'am, 20, it's the same as 23. Let me finish para to satisfy you, okay? Let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify, ha? Tinanong ko sa SCT, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinubmit 23B kasama yung land. Sinubmit ko to kay Senator. Yeah, pero ma'am, let me finish para tapos na to, pagkatapos ako. Pag natapos na to, ma'am. Huwag mo nang guluhin. Ginugulo mo, Mr. Chairman. Ginugulo mo kasi malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, ma'am. Malinaw. Ito, sinabi mo kanina, ang hearing na to ay para sa DPWH. Ma'am, babalik. So, tinatanong natin, as per records of DPWH, ma'am, babalik tayo. Ba yung 23 okay. billion? Well, the chair is making a statement. Will you allow the chair to make a statement? Okay, I'm sorry, Mr. Chairman. So, after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinubmit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said saan galing ang 23B, si Yusek Sadayin at si Ma'am Soledad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's a... Para hindi ako magkamali, ano yung lumabas kanina dyan? They said it was 5.7B. So if you add it all up, it's like 16, malayo sa 23. So he, during the course of the hearing, if you were listening, ma'am, pinakita niya to 21.7B. So I referred to him. Sabi ko, sir, kung titignan mo sarili niyong dokumento at yung sinabmit ni Assistant Secretary Molano, it was 7 point something B. So malapit na yun sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, because it was, sinabi mo 5.7 at 16B, para bang kami nag-imbento? Hindi kami nag-imbento. Now, if you want to say imbento yung 23B, then show me what the numbers is, and I will talk to the SCT, bakit kayo nag-imbento, kung nag-imbento sila. Pero kung hindi, at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik na rin na DP ganyan. Ito, sinabit ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media, naiintindihan na. So, tapos na tayo doon. Klaro na yon. So, ang pera nyo, 21.7, wala yung sa land sa inyo. Ano pang issue? Ayan, sinabit Mr. Chairman, nila. May 21 billion ba sa inyo? Ayan, no? Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, ma'am, Mr. Chairman. Ma'am, wala yung lote dyan, 21. Ma'am, bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun, Mr. Chairman, ikaw nga hindi ka marunong magbasa. 21, naging 23. Hindi ko sinabing diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then move on. Move on kasi out of order ka na. But my point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, it's 21.7 billion. There's no such thing as 23 billion. Pera, I don't think... Ang pera na sa maika nyo, 21.7 billion. Tapos, meron pa? 23 na sa maika nyo? Ayan nga eh. Pinukita 21 billion? Chairman,
Yes. Ano lang po, opo. Pwede po bang i-move na lang po natin po, suspend the... Okay lang po ba? Suspend na lang po natin. Patapos na nga tayo. Gusto ko nga tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con siya ng press con. Kaya lang, hindi ko ako press con ng press con. Napipilitan interview lang tayo sa magot. Kasi nga ho, mali-mali yung mga ibigay niyong statement. Sige, pakitama kung anong, unang-una wala akong statement sa media paano magkakali. Well, Facebook live mo, parang statement. Meron ka ding interview, dapat na-interview ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end, is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? Ma'am, yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong ko, Mr. Chairman. Ma'am, nasa presentation nga nila. Yes or no lang, can they answer? Oh, can they answer? On your end, DPWH, nag-e-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. Okay. No, no. Thank you. Sorry. Ma'am. There is none. Excuse me. Order. Paulit. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion. Paulit-ulit na kayo kanina pa ng 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas. Hindi to palengke. Oh. Pakibalik nyo nga sa slide ng DPWH na yung 21.7 billion. Oh. Paulit-ulit tayo, Nancy, na Senator Nancy, na 21 billion, 7.3. Ikaw nag-i-insist na 23. Yung 2 billion, ayan, oh. Tapusin natin, then I'll move on to you, DPWH. Yan, so do you confirm, Sec Sadayin, yan ang prinesent mo kanina? Yes, Mr. Chair. Oh, it's 21.73 billion, okay. Can you show yung prinesent ko naman na nakahima yung 10 billion? Itong overall, Mica. Overall, Mica na, ano, yan. Oh, yan din ang prinesent ko, 21,730,000,000. Pero ayaw niyang sagutin, bakit 600 million yung landscaping, bakit 875 million ang security systems, bakit 766 million yung IT system, bakit 577. So in her next hearing, when she cools down, she can come back and explain that. But as of today, ang sinabi niya, hindi pa daw niya nare-review. I will submit to all members of this committee yung sulat sa kanya na March 20, nandun naman. So, let me go back when she came in, Sec Sadayin. Again, you apologize to us, I apologize to you. Hindi dapat ganito sa Senado. All I want to do is finish this review. Kung tatanggapin ni Senator Padilla yung trabaho at gusto nyo siya mag-review, wala rin problema. Hindi ko korte ang pag-review, kahit sudyante pa ako nun. So, may I ask Sec Sadayin, sir, can we... DPWH muna. I will take care of my own staff and talk to Senate President. Ang gusto ng Senate President, yung 70 na consultants, mag-submit lang ng hanggang June 30 na kanilang report. Kasi ayaw naman namin maging rubber stamp. Personal feeling ko, marami sa kanila kailangan natin. Hindi ko masabing lahat, hindi ko masabing marami, hindi ko sabing maliit, kasi hindi ko pa nare-review lahat ng ginagawa nila. Kasi inuna natin lahat ito. Diba? But I do believe they are patriotic people. I do believe they want to see the building completed. So, the three things I want you to do is one, to talk on the top level, how do we have one committee that can make top decision that doesn't violate any law or any protocol. Diba? No shortcuts. Diba? Except that imbis na 10 meeting, isang meeting. Okay. Secondly, is how do we get from where we are now na matapos yung RDAED at matapos na lahat. Okay? Number three, kung anong kulang na makakatulong sa amin para desisyonan to, like yung BOQ, etc., isubmit. So, if you are retired, Sir Aguinaldo and Asek Mulano, baka pwedeng pakiusap lang. Help us lang buuin to. Kasi pride din naman ninyo na naging bahagi kayo ng napakagandang building na to. Pero ilagay lang natin sa tamang oras, presyo, at proseso. Diba? So, nabibingi ako sa katahimikan tuloy. Kanina, nabibingi ako sa... Oh, yung calculator, isoli nyo ha, baka mapagbintangan pa ako niya mamaya. May gumagamit pa pala ng calculator. Talagang magkakampiyata kayo. Kayo, CD ang gamit. Siya naman, calculator ang... Pakilabas yung typewriter ko ha. So, thank you again, DPWH, sa mga kapatid natin sa media. Pasensya na kayo, nadamay kayo. Tapusin ko lang to sa ibang bahagi magpapa-interview ako. But katulad ng SCT, napaka-unfair sa kanila kung magsistatement ako ni hindi ko pa sila nahaharap isa-isa. Naharap ko na yung iba sa kanila.
hinaharap sila ng staff ko, kinausap na ni Senate President yung iba, pero hindi biro na 70 people ay kunan ng opinion ng bawat isa. So Ma'am Lanchon, Ma'am Banasan, kung nagtaas ako ng boses kanina, you know I don't mean any harm. That's my way of... Kaya ako hindi naging dentista. Wala akong anisto. Ito po ang ating peacemaker naman. Blessed are the peacemakers. So, final word before we adjourn, Senator Robin Hood. Robin Padilla. Maraming salamat po, aming chairman. Ako naman po, gusto ko lamang pong iparating sa ating mga kababayan na matuwa po kayo kapag ang mga senador ay nagkakaroon ng ganitong talakayan, ganitong pag-uusap, dahil ibig sabihin, wala pong nangyayaring conspiracy, wala pong nangyayaring kami ay alam niyo na, nagpaplano-plano ng para sa mga sarili namang namin. Kapag ka ganito po ang Senado, matuwa po tayo. Ibig sabihin, ng inyong mga senador ay buhay ang kanilang demokrasya, buhay ang kanilang mga naratibo, meron silang kalayaan sabihin ng mga gusto nilang sabihin, dahil yun po ang dahilan, ba't nyo kami hinalal? Hindi po kami nandito para magkasundo-sundo o kami po ay magkutsabahan. Kami pong nandito ay para i-represent po kayo at ipaglaban kung ano man po. Ngayon, sa oras na to, ang ipinaglalaban po dito ay yung tamang gastusin. Dahil ang taong bayan, sa pamilya nga po namin, sa loob ng pamilya namin, ako'y naku-question dahil lahat sila ay taxpayer. Kaya yun lamang po, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Chairman. Sa napakaganda mong sinabi, pwede ba mag-request, Senator Robby? Total, kumari mo naman asawa ko. Kabilin-bilinan niya pag alis ko ng bahay, huwag ka makikipag-away. Pero maganda explanation mo. Pwede bang tawagan mo at ikaw na magpaliwanag bakit nakipagsagutan ako ngayon? Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.